Maalab, mapagpala at mapayapang araw sa iyo. Simula pagkabata ay tinuturuan na tayo ng ating mga magulang na gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa atin. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang wastong gamit ng po at opo, ho at oho. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. Ang paggamit ng po at opo, ho at oho ay ugaling dapat nating panitalihin dahil ang mga ito ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa ating mga kausap. Pero paano ba ang wastong paggamit ng mga ito? Ang po at opo ay ginagamit kapag ang ating kausap ay mas nakatatanda sa atin. O di naman kaya, ang ating kausap ay may mataas na katungkulan sa ating lipunan. Halimbawa, aalis na po ako, nanay. Sa panghalimbawa, opo, mahal na pangulo, susunod po kami sa batas. Ang ho at oho ay ginagamit naman natin kapag ang ating kausap ay kasing edad natin. O di naman kaya ay mas nakababata sa atin. Halimbawa, oho bunso, huwag kang maingay at magigising sina nanay at tatay. Isa pang halimbawa, mga mag-aaral, nais ko hong ipaalam sa inyo na may pagsusulit tayo bukas. Oh, ayan ha, simula na natin gamitin ng wasto ang mga salitang po at opo, ho at oho. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!